Francis, hello guys, hello everyone. So guys, it's almost midday in here guys, and late na ako nagising guys. So, I'm having my coffee and kaloka. Late na ako nagising guys kasi sinugod namin si Starling last night sa hospital. In 1 week guys, tatlong beses si Starling na disgrasya. Nangyari, di ba last weekend, yung kwento ko nga na nag-slide kami sa ano, sa slope o sa parang ano na yun, bangin nung pag-picnic namin before kami nagkita ng friends ko. Di ba si Starling may mga sugat dito. And then, nung pagpasok niya, sinundo ko siya ng tanghali, nagulat na naman ako. Dami niyang dugo dito. Sabi ng teacher niya, naglaro yan siya kanina. Nadapa siya, so nasugat siya dito. Sabog yung bibig niya dito, oh. Tapos, nakadress pa siya. Yung combination is white dito at saka blue. So, buti, wala siya masyadong dugo dito. Kasi, yung sombrero niya, kasi pag mainit na talaga, ano yun eh, request ng teacher niya, padalhan sila ng, ano, ng sombrero ba or shapu. Ganon. So, may dala siyang sombrero. Nakip niya daw dito bago siya ginamot ng teacher niya. Sabi ko, iyak ka nang iyak. Sabi niya, oo, kasi ang sakit-sakit. Tapos dito niya, ikaw ba naman? Siguro yung ngipin niya ba natama dito kaya nasabog. Tapos yung tuhod niya, buti, mga konting gas-gas lang. Wala naman masyadong scrape talaga. Sabi ko, anak, okay lang naman maglaro, pero magdahan-dahan ka. Hindi ako nagalit, syempre. Ganun naman talaga yung mga bata, eh. Careless yun sila pagka naglalaro sila, parang heaven, di ba? So, syempre, naglalaro sila, takbo-takbo dito, lukso-lukso, though na binabantayan naman sila ng teacher at saka yung assistant ng teachers, pero, syempre, may mga nangyayari talagang ganun, nadadapa sila. The next day, day off ng papa niya, so, salitan kami ng papa niya, papa niya naghatid ng umaga, tapos ako nagsundo ng tanghali, at naghatid ng tanghali. Para paghapon, makapagpahinga ako, yung papa niya nagsusundo naman. Sinundo siya ng papa niya ng hapon, so okay lahat. Laro siya sa labas, laro siya dito sa garden, binabanayan siya ng papa niya kasi I think nag-e-edit ako noon. Okay lahat. Tapos, nag-request pa siya sa papa niya na kakain na daw siya. So, pinaghanda siya ng papa niya. Ang dami niyang nakain. Ano yata yun? Fish fillet? Crusty bat? Fish fillet? Fried na fish fillet? Tsaka couscous? Yun yata ang pinadinner sa kanya ng papa niya. Naubos niya daw. Late na kami ni Mr. Dalawa, pinauna siya ng papa niya kain kasi request niya kakain siya. Gutom na daw siya. Nantay ko muna si Mr. kasi nagluto rin siya ng adobo. Ang ganda pa ng ano namin. Sabi ko, meron kaming pinapanood ba guys na French reality show sa... Yung location is sa Palawan, doon sa atin. Yun yung pinapanood namin. Once a week yun siya lumalabas eh. So sabi ni Mr., kakain na tayo para makapanood tayo ng maayos ng reality show na yon. So, si Starling, andito guys, sa likuran ko. Dito siya, nakapresto. Kasi nag-aantay nga siya ng papanoorin namin. Tapos kami ni Mister. Umpisa na kami kain-kain. Siguro mga naka 5 subo pa lang ako. Tapos kwento-kwentuhan kami ni Mister. May kinikwento ako sa kanya, kay Mister. Tapos, sabi ko, ayaw kong, yung kwento ko na to, ayaw kong madidinig ni ano ba, ni Starling. Sabi niya, tingnan mo na may anak mo, wala yung paki. Ayan o, nakahiga dyan o. Sabi niya, ganun. Busog na yan, tingnan mo naman yung plato niya, pinagkainan niya o. Ubus, sabi niya. Kasi alam ko, I think pagod na yun si Starling eh. Mga, kasi usually, pag wala yung papa niya dito, 6 o'clock guys, pag galing yan siya sa school, natutulog yan siya. So, ako naman, hinahayaan ko lang kasi iniintindi kong pagod siya. Tapos, gigisingin ko na lang siya pag dinner time na niya. At saka, babalik na naman siya tulog pag gabi. Pero, inantay yung papa niya kasi nagbabasa yan sila ng book every night bago matulog. So,
Nakahiga siya dito, guys. Nakaganon na siya. Sabi ko, anak, gusto mong lumipat sa malaking kanape or sa, ano ba, sofa. Sabi niya, hindi, dito lang ako, mama. Nakabaluktot siya dun. Okay pa. Tapos, maya-maya, bumangon siya. Sabi niya, mama, I want some dessert. So, naghanap siya doon sa may, ano namin, storage namin. Sabi ko, ayan na naman yung kinuha mo. Sabi niya, yes, I want this kasi maliit lang ba siya. Sabi ko, okay, pero siguro, kalahati lang kainin mo kasi too much sugar. Sabi ko, pag naubos mo yan, sobrang sugar. Sabi kong ganon. At matutulog ka na. Sabi niya, okay, mama, ay sus. Ayun, kain-kain siya, kain-kain siya. Tapos, di continue yung usapan namin ni Mr. guys. Ay sus, sabi ko, bakit yung anak ko parang hindi nagsasalita? Paglingon kong ganyan, guys. Sumigaw man yan siya. Nagaganon siya, guys. Iyak siya. Tudo iyak niya. Pagtingin ko, yung dito niya, guys. Oh, etong butas na to, ng ilong niya dito sa kanan. Color green. So, nag-gets ko na. Yung kinakain niya kasi, guys, is yung bar ng, sabihin na natin, na yung bar ng ano ba, M&M's, biscuit yun siya, guys. Tapos, meron siyang M&M's, bali, biscuit siya, tapos may chocolate, tapos merong mga M&M's. Pero parang mga 5 piraso na M&M's yata yun sa isang bar. Nilagay niya daw yan, guys, sa ilong niya, guys. Di, nagpanik na naman yung papa niya. Kasi si Mr. kasi, guys, kung hindi nyo pa alam, guys, si Mr., may past history yun siya, guys, about sa anak niya dati, guys, na, ayun na nga, angel in heaven na, guys, ba, si Starling, ayun, oh, ngisi-ngisi siya dyan. Don't put it in your mouth, please. Ayun, guys, color green. Ginawa ko, pinisil ko yung butas ng ilong niya, ginanon ko. Na ano na ba, guys, natunaw na yung iba sa ilong niya. Di, ginanong ko, pinisil ko. Lumabas yung iba. Tapos, nagpanik yung papa niya. Ako naman, pagkatapos kong pisil, sabi ng papa niya, hinawakan siya ng papa niya. Ano mo, isinga mo, isinga mo, isinga mo. Hindi niya daw kaya isinga kasi yung singa niya is lumalabas sa bunganga niya, yung hangin. Tumakbo ako sa kwarto. Para kumuha ng, meron dito yung sa amin, yung parang palinis sa, ano ba, spray siya. Na ipasok mo doon. Spray mo siya para palinis dun sa ilong niya, pag sinisipon siya. Eh, matagal na yung hindi niya ginagamit kasi parang hindi na siya masyado sinisipon. Pero may extra talaga kaming ganun in case of emergency ba. Para pag sinipon siya. So, dali-dali ako. Ang papa niya nung nag papanik, sabi niya, hindi yan, hindi yan. Kumuha ka ng ano, ng mushwa daw, yung tissue. Sabi ko, hindi. Maganda yung panglinis sa ilong, di ba? Sabi ko, ayan, spray mo sa ilong niya. E di, hinawakan ko si Starling. Ginanon ko para ma-sprayhan ng papa niya. Ayun. Ngawa siya ng ngawa. Ah, ayaw niya daw. Kasi parang masakit siguro sa ilong niya. Sabi ko, huwag mong pagalitan yung anak mo kasi mas lalong papanik yan. Kasi syempre, yung takot niya na mapagalitan siya at yung takot niya baka anong mangyari sa kanya. So, dinahandahan ko. Inesprayhan ni Mr. Tapos, pag-spray niya, parang umubo ba siya? Umubo siya, tapos may, wala naman siyang, as in, konti lang, may naluwa siya. Pero, inuubo si Starling eh. So, I'm not sure kung ano talagang niluwa niya kasi nasa loob na nga ng tissue. Eh, wala kaming choice, di sinugod namin sa ospital kasi hindi naman natin sure kung malay ko, baka may peanut yung or may parang almonds o ano yung laman ng M&M's o ano pa yung nalagay doon. Ayun, hindi kami natapos ng kain namin. Dali-dali ako, guys. Bihis, bihis, si Mr. din. Tapos, ako kasi, guys, may emergency bag talaga ako, guys. Eto. Kasi na-experience ko na to dati nung first ever na na-hospital si Starling, na malaki na siya. First week yun na nag-aaral na siya, na-hospital siya, guys. As in,
Fitbit ko lang damit ko at saka yung wala akong kagamit-gamit, guys. Kaya since then, may prepare na talaga ako, guys. Etong bag ko na to, nasa tabi to ng kama. Nasa side, kumbaga sa side table namin sa kwarto. Eto, kompleto to, guys. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayun na nga, guys. Dali-dali namin din na si Starling sa hospital kasi sabi ni Mr., itry mo, anak. Isinga mo pa, isinga mo pa. Sabi niya, eh, arig pa, sur pa. Ibig sabihin niya is, she can't do it daw na masinga kasi nga dito siya, ano, sumisinga sa baba. Tapos sabi niya, walang lumalabas daw. Sabi ng papa niya, masakit ba dito? Sabi niya, opo. Sabi niya, parang may something daw sa loob. Sabi ko, wala na. Sabi ko, yung mga hindi pa natunaw. So, syempre, yung ano nun, medyo, di ba, yung parang crusty yun siya. Yung chocolate sa loob niya, pero crusty yung labas nun eh, di ba? So, masakit. Buti ka mo, guys, yung maliit na klase ng, ano, ng chocolate yung nilagay niya, guys. Yung, as in, tama lang sa butas ba? Kaya, di ba, may iba, may malalaki nun. Yung sa kanya, maliit lang. Anyway, guys, hindi ko ginawa yung video na to, guys, para siraan yung anumang produkto na nailagay ni Starling sa ilong niya. But then, guys, eto para maging silbing aral, lesson, na maging aware tayong mga parents sa mga binibigay natin sa anak natin, guys, na pagkain. And, or sa mga binibili nating pagkain, dahil hindi natin alam na ito'y dangerous para sa ating mga anak. Everyone, like parents, please be guided. Hindi naman natin alam, hawak yung takbo ng utak ng ating mga anak. Pero as a parents, kailangan nating bantayang maigi ang ating mga anak, guys. Yun lang, guys. So, eto yung mga nakuha kong video sa hospital, guys. Ayan. Elle pleurait parce qu'elle avait peur, parce qu'elle n'arrivait plus à l'attraper. Ah ouais. T'arrives pas à souffler. T'arrives pas à faire comme ça. Avec le nez. Essaye. Non, pas comme ça. Faut que tu fasses comme ça. Qu'avec le nez, la bouche plus ferme et tu respires par le nez, fort. Voilà. Encore. Encore, encore.
Encore, plus fort, plus fort. D'accord, tu fais ça et je te bouche la narine. D'accord, vas-y, fais. Encore. Encore, 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 continue. Plus fort, plus fort. Petite lampe parce que je vois pas grand-chose dans ça. J'arrive. Allez, regardez. Alors, tu mets la tête en arrière, comme ça. Et moi, je m'occupe de ton petit. D'accord. Ça va? Alors, on fait l'autre narine, parce que de ce côté-là, il n'y a rien. Non, c'est dur, on fond pas. Ouais, la même comme noisette ou peanut ou c'est quoi? De graines, machin, jamais. La même des trop. Ton Playmobil, ton truc, ok. D'accord. Des graines, jamais. Jamais. Rien spécial. Vas-y, je suis sûr que tu cries plus que ça. Dis ah. Vas-y, Clarisse. Oh, oh là 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 là. Okay, alors, ils te rappelleront que tu ne cries pas quand tu étais ici. Il n'y a rien du tout. Rien du tout, donc moi, rien je pense de plus que c'est après. Thank you, the legend. Tapos na kami pa, wait na kami guys. It's good. Never again. Bilang guys, so uwi na tayo guys. Kano pa itong kasasakyan namin dito pupunta. Okay, may pasok pa si Mr. Bupas. Tara na, uwi na tayo. So eto yung tinatawag kong emergency bag guys. Ayan. I had this for 2 years. Kasi na emergency rin si Starling last time. That was 2000. Nung may COVID pa guys, 2020. 21-22. So, nag-aaral na siya. So, eto yung mga laman, guys. Papakita ko sa inyo isa-isa. We have my pouch. First pouch. So, eto yung kanyang ano pala, guys. Bracelet. Extra phone. So guys, mask. Here kasi guys, in France, though na back to normal naman kami, but then sabi ko nga, or I mean, nabanggit ko rin to sa iba kong vlog, na here guys, in France, kapag pumasok ka sa mga any health facilities or other transport guys, magamit pa rin kami ng mask guys. So this is important. I always have like 6 inside. Documents,
health documents, ayan, yung mga cards and insurance card, then headphone, charger, may extra charger ako guys, my cards and wallet, health book ni Starling, eto health records niya, hindi ko lahat. And this bag guys, eto yung kanyang extra clothes plus yung sa akin, pero yung sa akin is eto yung sa kanya, eto yung laman nito guys. So leggings, kanyang leggings, and then blouse or shirt. But lagi ako nagdadala guys, eto talaga, long sleeve talaga yung dinadala ko guys, kasi hindi natin alam yung temperature ba, baka lamigin siya o malamig, though may heater naman sa hospital, but mas okay na na long sleeve siya guys. Eto bib niya pa to, nung maliit siya, so eto dinadala ko para handy lang siya, pampunas niya ba guys. Pero sa hospital naman is provided naman like yung wipes o cottons and soap, liquid soap, mga ganun, diapers sa hospital kapag babies. Of course, hindi sa Starling, at saka medyas, pair of socks. At saka yung sa akin din, long sleeve din siya guys, blouse lang ang nasa laman ng emergency bag ko. Blouse lang, long sleeve, para paglamigin din ba ako, kasi may jacket naman ako talaga eh, kasi kahit hindi tayo magpalit ng pantalon, pwede. At saka of course, undies ko rin, ayan, pambaba ko, ayan, may pampalit ako. And here in this pouch, etong pouch ko guys, ayan. So, ito yung laman ng pouch ko guys. Ito, sticky notes. Hindi natin alam, may mga kailangan tayong i-take down notes o ano pa ba. And pen. Yan. Importante yan para sa akin. Alcohol gel. May maliit lang alcohol gel guys. Handy dandy. Panty liners or panty sheen. Aking, of course, ang aking pills. Natin mas skip yung pag-take ng ating pills. And ang aking pang eyeliner. Para kahit puyat tayo, nagising tayo guys, may pang buhit tayo sa mata natin. At saka eto. Ang aking lip shiner or lip tint. Lipstick. Lip tint. Ayan siya guys. Eto kasi, eto yung ginagamit ko. Parang coffee caramel siya at super light lang niya. Ayan. Revlon! Baka naman. Hindi ko nilalagay dito yung aking ano tawag, makeup kit talaga. Aura pa ba tayo? Ano lang naman tayo kung baga emergency yun eh. Bakit? Pupunta ba tayo ng pageant? Hindi na natin kailangan mag-inartin. Meron akong tissue. Yung na-miss ko dito is yung naubos na yung wet wipes. For Starling, or para rin sa amin. Wet wipes, and then brush, and toothpaste ni Starling. Tapos, eto lang din yung kagandahan minsan. Kapag, di ba, nag-check-in tayo sa mga hotels, meron silang mga pa-freebies na ganito, di ba? So, eto yung nakalagay dito, guys. Ayan, maliit lang siya. Shampoo and soap. Ayan. And yun guys, yung toothbrush ko, tsaka may toothpaste na rin yan siya dyan, maliit. Diba? Pang travel. And my perfume. Ayan yung lahat ng laman ng emergency bag ko guys. So, inayos ko siya kanina kasi nga syempre nalupay siya kahapon. And extra plastic bag. Kasi hindi natin alam guys, kapag kuwari, baka mag-stay kayo doon or
alam mo yun, baka abutin kayo ng 2 days, hindi natin niya alam eh. So, ayan, at least naka-prepare na siya para to sa mga dirty clothes, mga bisa natin. Kasi, ito lang guys yung laman niya, kasi syempre, hindi man lahat magkakasya dito. Parang pang emergency lang siya within 24 hours, kasi the next day, pwede ka namang magpahatid ng gamit pa kung wari, magstay kayo ng 2 days or 4 days or a week, pwede ka namang magpahatid ng mga gamit eh. Diba? So, yun lang guys. Si Starling, never yun siya. Nung maliit pa siya, hindi siya nagka-problema ng ganun guys. Yung mga laruan niya pa na sinusubo niya, or mga kung ano-ano na sinusubo niya. May mga Playmobil yun siya guys. Binibilan siya ng papa niya ng Playmobil. Ay, yung Playmobil na yon, may mga age naman yun siya. May mga age naman yun siya, diba? Pag bumili ka, appropriate for children. So, eto, since malaki na siya, ayan, may mga ganyan na siyang mga mapaglaruan. Ayan, oh, kita niyo yan. Natatanggal yan siya, guys. So, pwede niya yan malagay sa kanyang bunganga, o ilong, o tenga. And, lagi kong sinasabihan si Starling, never ka maglagay ng kung ano-ano sa bibig mo, tenga mo, mata mo, o ilong mo. Never. Sabi kong ganun. Lagi ko yung sinasabihan. 4 years old na si Starling, guys. So, nakakaintindi na siya at naalam niya na yung tama at saka mali. Yung parang hindi pwede at pwede. Dahil, syempre, parents tayo. Nating i-guide yung children natin sa mga bagay-bagay ba? Turuan ng mga bagay-bagay. Hindi pwede, pwede, tama, mali. Diba? Ganun naman yung parents eh. Pero, wala. Inabot talaga si Starling. Parang natripan talaga ni Starling, guys, na gawin yun. So, I hope, guys, itong video ko na to makapagbigay aral din sa mga parents, lalong-lalo na sa mga first-time mom. Kasi kahit nga yung mga ilang beses na ng anak, eh, magpapanik ka talaga, guys, pagdating sa anak mo. Kung anong mangyayari, kahit sinong parents ba naman, diba? Magpapanik ka talaga, guys. Kailangan lagi nating i-check yung anak natin kahit andi dito lang guys, kahit katabi mo o hindi, kasi alam naman natin guys eh, hindi naman tayo magsisinungaling, no? May mga moment talaga tayo na busy tayo sa kakaganyan ba. Ako inaamin ko yan, lalo na pag nag-e-edit ako. Gusto ko pag nag-e-edit ako, either na nasa school si Starling o tulog na siya, or andi dito siya sa harap ko naglalaro. Kasi nakikita ko siya eh. Imagine nga, andito lang kami oh, nakaupo, papa niya, ako, andito lang siya sa likod namin. Akala namin okay lang siya, nanonood siya ng TV, yun pala may nilagay na sa ilong niya, 'di ba? Kasi in once na po ba finger, hindi natin alam yung mangyayari. Marami yung takot ko guys. In 1 week, 3 times just lang na distress siya guys. Kaloka. And so guys, dito ko na tatapusin yung video na to. And thank you so much for watching guys. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye guys, and God bless everyone. Keep safe.